Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig at tagapanood ng aking mga vlogs. Sa mga sandali pong ito, kaninang ay nagbukas ng aking Facebook, nabasa ko po at meron pong nagpost na meron pong isang unggoy o isang machin na ibig nilang ipamigay upang ang unggoy na ito ay maiwas sa pagkakatay o ika nga ay may mga taong kumuha para ito ay karnihin. At napag-alaman ko po na marami na pong humihingi sa unggoy na ito. At ito po ay hindi kanilang ibinibigay dahil sila po ay naaawa. Ngunit nang ito po ay aking mabasa at na bigyan ko ng pansin ay sinabi ko po doon o ako'y nagchat doon sa nagpost sa Facebook na huwag ibibigay sa iba, pupuntahan ko, pupunin ko at ito ay dadalhin ko dito sa bundok ng Makiling. So ayan po si ang isang unggoy, yan, nangangain po ng saging na ang pangalan po niya ay si Jinggoy. Si Jinggoy Unggoy. Na siya ay aming kukunin sa mga oras na ito at dadalhin namin ang unggoy na ito sa tunay niyang lugar. Doon sa tunay niyang habitat. Doon sa itaas ng bundok Makiling. Doon po namin to dadalhin at doon po namin to aalpasan. Habang siya po ay nangangain ng saging, ay pinagtatangkaan pa niyang kunin ang aking cellphone. Baka ibig na rin mag-cellphone si Jinggoy, ang unggoy. So, ayan na po si Jinggoy, ang unggoy na ito po ay aming uusungin yung kanyang pinagkakakulungan. At ito po ay dadalhin namin dalawa doon sa itaas ng bundok Makiling at doon siya aalpasan upang sa ganun ay makasama niya ang kanyang mga kalahi, ang kapwa niya mga unggoy. At ganun nga po ang aking ginawa. Ako po ay nagpunta doon sa bahay na kung saan ay naroon po yung unggoy at isinama ko ang aking katropa sa pagbabike na taga rito rin sa Barangay San Bartolome, si Julius Malabrigo. At ito po ay aming kinuha, aming inusong. Medyo malayo-layo din ang paglakbay patungo dito sa dakong lugar na ito. Ngunit sa mga sandaling ito, kami po ay narito na ngayon. At dito po sa aking kinatatayuan ay dito namin isasagawa ang pag-aalpas dito sa unggoy na ito. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito ngayon sa may buffer zone ng bundok Makiling na kung saan ang dakong lugar na ito yung tinatawag na buffer zone. Kami po ay paakyat at dadalhin po namin sa itaas itong si Jinggoy Unggoy na ito ay aming kinuha doon sa bahay na kung saan ay mayroong nagpost sa Facebook na ipinamimigay na ang unggoy na ito. Ngunit ang inyong lingkod ay kaagad-agad na nagsabi na huwag ibigay sa iba kundi kukunin ko at ito po yung aking plano na siya po ay alpasan at ilagay ang unggoy na ito
sa tama niyang tirahan o tamang habitat. Ito na aming pinanggalingan kanina at sa aming paglalakbay patungo dito sa Dako Nugor na ito kung saan ay inuusong namin yung lagayan ng unggoy, yung kanyang pinaka-cage ay inuusong namin. Hanggang sa kami ay nakarating dito sa Dako Nugor na ito, na kung inyong pagmamasdan, ito po yung lugar na Malakweba. Yan po yung lugar na yan. Ito po yung natawag na lugar, yung Malakweba po siya, para po siyang kweba na maaari pong tigilan. So yan po, maaari po siyang tigilan, tulugan o tirhan. Lagyan na lang po ng subo ang Dakong lugar na ito. At natatandaan ko pa noong panahon na yon, ako po ay madalas dito sa lugar na ito, na dito sa lugar na ito ay dito po ako nagluluto o naglalaga ng anuman, ng mga hinog na saging, balinghoy. At kung ako may mayroong binalot ay dito ako kumakain. At pagkatapos doon ay namamahinga at natutulog. Napakasarap ng pakaramdam pag ikaw ay nasa Dakong lugar na ito. At maya-maya po ng kaunti, doon po sa bandang iyo, sa itaas po roon, ay dadalhin na namin itong unggoy na ito. At ito po ay aming pakakawala na. Ito po ay aming aalpasan upang siya po ay mamuhay ng malaya dito sa itaas ng bundok Makiling na nasasakupan ng barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Ayan po si Jinggoy. Nag-iisip siya na ang iniisip niya ay kung paano ang buhay na gagawin niya sa lugar na dapat niyang kalagyan dyan sa taas ng bundok Makiling. Kung siya baga ay kikilalanin ang kanyang mga kapwa unggoy, kung siya baga ay aawayin o babubagin ng kanyang mga kapwa unggoy. So ayan po, at sa mga sandaling ito ay binuksan na po yung screen at yung pong unggoy ay naglalakad na papunta roon. Hindi ko lang alam kung saan ang punta noon. So ayan po, ayan. Yun po ang unggoy. Yun, naglalakad. Yun, nagpaitaas na po. Bye-bye! Bye-bye, Julius! Hindi ko na nakita si Julius. Ayun. Yun, nagpataas po siya doon sa lugar na yon. Patuloy po siyang humahawak siya sa mga kahoy-kahoy. Yun, nakasili pa siya. Yun. Bye-bye. Diyan ka na sa iyong tirahan. Itong barangay San Bartolome, dito sa bundok Makiling, yan ang tirahan na para sa iyo. At bye-bye, paalam sa iyo. At doon po sa mga sumusubaybay at nanonood ng aking mga vlogs, ang pagmamahal po sa hayop na agaya po ng unggoy na ito, ay huwag po nating hayaan na ang mga unggoy ay dyan lamang nakatira sa mga tahanan. Dahil dumarating po yung panahon, yung time na ang mga unggoy po ay tumatapang, bumabangis hanggang sa ito po ay makapinsala o makapanganggat. Sila po ay ating isauli at ibalik dito sa kanyang tamang tahanan, doon po sa kanyang habitat, doon po sa kabundukan at sa kagubatan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kalilimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Subscribe my YouTube channel, Kuya Edgar Makata Vlog Stories. Magandang umaga po.